Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay natambakan ng OKC Thunder ng Los Angeles Lakers, kung saan umabot pa sa mahigit 20 puntos ang lamang ng 10 seed Lakers sa number 1 seed OKC Thunder. Si SGA ay inaabangan nga ng madami patungo sa game na ito dahil madami nga nagsasabi, at least ang media, na dumidikit na nga daw si Shai Gilgeous-Alexander kay Nikola Jokic para sa top spot sa MVP ladder. Ngunit sa game nga kahapon ay gumawa lamang siya ng 20 points, 7 rebounds, 4 assists and 4 turnovers on 5 of 13 shooting sa field. Decent stats nga yan, ngunit hindi natin masasabi na MVP numbers. At nakukumpara nga ito ng mga fans dahil last game lamang ng Lakers ay kaharap nila si Nikola Jokic at ang Denver Nuggets, na siyang gumawa ng 35 points, 10 rebounds and 7 assists. At si LeBron na din nga mismo nagsabi na wala silang sagot kay Joker, habang si SGA naman ay first quarter pa lang nga ay na-figure out na ito ng Lakers defense. At dahil both games are national televised games at madami nakapanood nito, tila ba na-expose nga ang dalawang leading MVP candidate. Positive exposure nga kay Joker at negative exposure naman kay Shai Gilgeous-Alexander. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang nagtala naman ng 38 points, 10 rebounds and 7 assists si Jordan Clarkson sa panalo ng Utah Jazz kontra sa Washington Wizards sa score ng 127-115, 29.7 assists din si Colin Sexton at 17 points, 15 rebounds si John Collins. Sa Wizards naman ay 32 points din si Jordan Poole, 23 points, 5 rebounds, 8 assists si Kyle Kuzma, 21.6 assists si Tyus Jones at 16 points, 11 rebounds si Danny Avdija. Ito nga ang 15 sunod na talo ng Washington Wizards. Isama na din natin sa update na ito na nakabalik na si Andrew Wiggins sa practice facility ng Golden State Warriors matapos ang isang linggo na pagkakawala nito dahil sa quote-unquote serious family matter. Inaasahan na makakabalik na siya sa mga games this week matapos sa mga conditioning workouts upang maiwasan ang mga injury. Dahil kapag mabilis nga mapagod ang isang player ay mas madaling tamaan ito ng injury dahil mahina na nga ang mga muscles and at the same time ay madali nga itong tamaan ng sprains. So good news na ito para sa Warriors na hindi naman ito naging tulad noong nakaraang season kung saan buwan nang inabot bago makabalik si Wiggins sa kanilang lineup dahil sa same issue na family matter. So asahan nga ang pagbabalik ni Andrew Wiggins sa lineup ng Warriors this week. Habang ang 35-year-old veteran Patty Mills ng Australia ay pipirma na nga ng kontrata sa Miami Heat for the rest of the season. Babagay nga si Mills sa sistema ni Coach Eric Spoelstra at sa Heat culture. Siya nga isang player na all about winning din at gagawin ang lahat ng mga little things to win. Mapa-hustle plays man yan, full court defense at iba pa. Pareho nga sila ni Deli noon sa Cavs na mga star players sa kanilang bansa, ngunit key role players sa isang team na nais magkampyon. So good pick up nga ito para sa Miami Heat na gusto pa ding manggulat sa playoffs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?